Magandang araw mga ka-solar. Dito naman tayo sa isa na naman video. Okay, so maraming nagre-request nito kung paano daw mag-apply ng net metering. Okay, nandito tayo ngayon sa Malabon dahil meron tayong kinakabitan sa barangay Tansa sa Navota. So, gusto niya tulungan natin siya sa net metering and kaya sinadya natin yung Meralco dito sa Malabon. Yan, nandito po tayo ngayon at pag net metering po, ang unang-una nyong gagawin, punta po kayo sa branch kung saan po kayo, kung saan po yung branch ng inyong bahay. Okay, so hindi po pwede sa kung saan sa ang branch po, kailangan po kung saan po yung branch ng Meralco nyo, dun po kayo pumunta kasi bawat engineer po ay may assigned na area. So kung hindi po sila yung assigned sa area nyo, hindi po nila kayo matutulungan sa Meralco. Okay, pagpunta nyo po ng Meralco, sabihin nyo po pupunta kayo to apply for net metering. Gusto nyo makausap yung engineer. And alam na po ng mga guards yun at i-assist po nila kayo. Ituturo po nila muna kayo sa customer service. Tapos yung customer service po nila ang magtuturo kung sino pong engineer ang kakausapin nyo. Usually po ang mga engineer na tutulong sa inyo nasa second floor. Tapos ibibigay po nila kung sino po yung may hawak ng area nyo. Okay? Pag akyat nyo po doon, kausapin nyo po yung engineer at sabihin nyo po na mag-a-apply po kayo ng net metering. Okay, pag nakausap nyo na sila, ang una po nilang ibibigay sa inyo is yung form. Form kung ano po yung mga details ng inyong solar. So ito po yung sample ng form. Yan, plant parameter form. At dito nyo po ilalagay lahat po ng details ng inyong solar. Okay, meron din po silang bagong ini-implement na service entrance para sa inyong solar. So ito po medyo dagdag gastos dahil dati po wala naman pong extra. Nagkaroon po kasi ng extra na gusto po ni ERC at ni Meralco na 2 metro yung ikakabit nyo. Ngayon po abang pa lang pero sa wire po nagkakaroon ng extra na gastos. Okay, so pagkatapos po nyan, pagkabit na po yung solar, bibigyan po kayo ni nung engineer ng number niya. Para po mai-text nyo po siya kapag pwede na pong inspectionin yung solar. Pag pwede na inspectionin yung solar, titingnan niya kung paano in-install sa labas. Hindi na po siya papasok. Titingnan niya lang po sa labas. At kapag napuntahan niya po yun, sasabihin niya po sa iyo, pwede niyo na pong kunin yung yellow card. Okay, yung yellow card po, yun po eh para sa LGU naman po para makapag-apply kayo ng CFEI, Certificate of Final Electrical Inspection. So yun po, medyo marami pong requirement yun sa LGU. Ipopost ko na lang po dito sa video para makita nyo yung mga requirement ng LGU. Okay, so ito po yun. Ayan, so nakita nyo na po. Yan po yung mga requirement ng LGU. So pagkatapos nyo po yan na i-apply sa LGU yung inyong CFEI, pwede nyo na pong ibalik sa Meralco yan para mabigyan na po kayo ng ng meter base. At either meron po silang mga accredited na accredited na installer para dyan. Pwede nyo pong ipa-install sa kanila. So yan po yung mga kailangan nyong gawin. Ngayon pag na-install na po yung mga abang na kailangan ni Meralco, ito po yun, ito po yung layout. Yan po yung mga abang niya. Yan. So kung nakikita nyo dito,
Gusto ni Meralco, 2 metro na, 2 metro ang i-install. Meron ka ng bi-directional meter, meron ka pang meter na REC meter para sa total na nilalabas ni solar. So yun po yung kailangan at so iba-iba po ang tagal niyan. Ang pag-a-apply niyan minsan 2 months, minsan 3 months, minsan inaabot na 6 months. Depende po sa engineer. So swerte po kayo kung ang napuntahan niyo engineer ay mabilis, mabilis kumilos at hindi po mabagal magpunta sa area niyo at hindi po mabagal mag-input ng mga details niyo. So yun lang po, kung meron po kayong tanong about net metering, comment nyo lang po down below. Please subscribe. Meron na po tayong 2,120 na subscribers. Maraming salamat po. Next video po, mamimigay tayo ng 25 watts na ilaw, 3 piraso at gagawa rin po tayo ng malasakit pantry. Para po ano, or magdo-donate po tayo sa malasakit pantry. Siguro po bandang Paranaque yung ating dodonitan para po makatulong naman tayo. So yun lang po sa ngayon. Salamat sa panonood. See you on the next video.